Hello mga loves, welcome back to our channel, and today we will have our chinwin tamo. Hello mga loves, welcome back to our channel, and today we will have our chicken wings mukbang. Magkainan na naman. Yep, and while we're eating, we want to share our journey on how we moved here in America. Kumbaga, like, American dream ko, no? Going to share kung ano yung process nung pumunta kami dito sa America. And we're going to try to speak in Tagalog. Filipino para naman sa mga friends din namin. Mangarap na pumunta sa America. At sana makasunod kayo. Start! Mm-hmm. Gutom okay. Na ko. Masarap ang chicken namin today, and we ordered from a Native Grill and Wing. Iba't ibang flavor yan. We have plain, which is yung usual na in-order natin. Mm-hmm. We have the Asian garlic. Ooh. We have salt and pepper, and we have this one, habanero mango. Okay, so we have four flavors all in all. The ranch and chicken wings. Oh, is it? Oh, is it? Mmm. Wala na guys. Basta na. Mmm. Sarap. Ang dami yung salt. Maybe carrot. Dumating kami dito, na-introduce kami sa Native Wings. Native Wings is like bar and restaurant. Yeah, right? Bar and restaurant. Like Hooters. Mm-hmm. Like Hooters. Ganun siya sa atin. So we were there and I think there was a game. Kasi mahilig sila sa football. So lahat nag-gathered dun. They were drinking. They were eating. And they were watching. So ito usually ang in-order ng mga tao, mga locals yeah. Dito. When they watch the game and their favorite teams, yan in order. Tapos may malaking beer. No? Usually ganyan. That's the plain one. Oh, this is the plain one? Mm-hmm. Mabango guys. So delicious. Bango pa lang, ulam na. Ulam na talaga. Mm. So this is how I eat chicken. So pinupush ko siya para pango. Tapos clean na lang. Her favorite ko na talaga ang wings dati pa. Mas masarap. Trap. May naalala ko niyan. Friend namin. So ito lang ang comment ko. Trap. Try the cream. Ano daw yung method? How to correctly or properly eat wings. So pag ito daw. Push ano ka lang. Push ka? Ito yung pupush mo, diba? Push down. Push down. Kailangan maging tama to kasi nag-example na sa inyo. Minumodel. Sige na? Sige na. One side lang. Pero? Masarap, di ba? Kahit yung plain lang. So, dumating kami sa Tucson noong January 2018. So, it's been like almost 3 years na. Two and a half. Magti-3 years. It's after magsa-start kami ng work na. No? So, konti lang yung oras namin na makapag-adjust sa jet lag. 6 hours flight, including the layover. From Singapore to Narita, Japan. Narita, Japan to Portland, Oregon. Portland, Oregon to LAX. This Los Angeles. And Los Angeles to Tucson. So, yun yung flight namin. Ang haba-haba. Yun lang mura eh. No, actually, that time, kasi December kami yun. So, peak season din siya. 2 weeks lang, and then we're going to fly. We decided that we're going to fly to America. So, actually, we had that, may freedom kami noon. Pero sinabi lang namin, December then January. So, para start sa year, start fresh. Yep. So, yep. Ang haba niya, haba. Narrow. Narrow. Haba niya. Haba niya, ni, no, no, actually, spicy siya, di ba? Oh, habanero. So I want to try this first. So
So kanina yung plate ano hindi spicy. Ito lang yung spicy. Did you try this na? Not yet. Wala pa. I've tried the other one. Mm. And guys, kita nyo, nakuha pa ba? Right. So siguro, try ko nga ito. Spicy siya. Ano yan? Ito. Ay, yan ako yung Asian garlic? Yan yata yung Asian garlic. Hindi, aba meron ito. Ba't maangang yun? Ay, hindi ko alam kasi Asian garlic first time natin na-try yun. Eh? Angang? Diba? Asian garlic yan? Habanero din? Ay, mangang. Dalawa mangang? Siguro. Grawa ko, mangang ang habanero. Kasi pag bumibili tayo sa Safeway, masang yun. Mm-hmm. Pero masarap siya, guys. Ako pa naman, low yung tolerance ko sa spice. Sir, ni-interview kami nun. Pumunta yung HR nila sa Singapore. And kasama nila dalawang principal sa middle school at high school. Sa coordinator ng SPED. SPED so, department. At sa district. So, nandun sila. And then, nag-interview lang kami. Na-hire ako on the spot. So, para ako, Pia Words Pack. Pia Words Pack. Nanalo ng Miss Universe. So, yun ang start of all. Kailangan, syempre, ma-interview kami nila. You have to ace your interview, guys. Be confident. Okay, ang interview questions naman, more of application. Situational interview, that was in July. August, nag-start na... ng process? Kinontak na kami ng lawyer. So, una, nabigyan siya ng offer. Tapos, after ng August, nabigyan din ako ng offer sa same school district. So, darawang process. Sa kanya at sa akin. So okay lang naman sana, dependent niya ako papunta dito. Ang in-offer sa amin is H-1B visa. H-1B visa is a work visa. Process nun, roughly will take 6 to 8 months. Pero kami, kasi nangailangan sila ng mga teachers, in-expedite na kami. So ilang months yun, love, nung na-process natin yung visa? So, ilang so, months po yun, love? So, ilang months yung love nung na-process natin yung visa? So, it started noong August siya, nag-contact na ang lawyer, and then, so, unang step is that you need to be certified to teach. So, in order for you to do that, kailangan mag-apply muna pa fingerprint, and bigay ng form ang district namin, nila sa Singapore, and then, pumunta lang kami sa Singapore Police. Just to make sure na i-check yung background namin and all. Once na, ayun naman, na-check naman nila, wala naman. Pinilapan lang nila yung yellow form and then we have to send it back to our district. Kasi sila yung mag-a-apply sa Department of Public and Safety dito sa Arizona. After that, few days, lalabas yung result, yung card. Tapos after nun, we apply for a certificate para maka-teach dito. Requirements. So, depende sa course mo, depende sa major nila, mo. Ang transcript of records mo, original, kailangan nakasign yung registrar, may seal. Meron siyang mga certified na agency to evaluate kung ano yung equivalency ng course mo sa course dito sa America. And nag-apply kami sa GEG, it took almost 2 months bago dumating yung evaluation namin. Mm-hmm. Siguro kasi wala tayo sa America na nag-process nun. Mm-hmm. So may mga yung alam mo na. Process, pagpadala. Pagpadala. So, it took a bit of time. Pero feeling ko, mabilis lang. So it was August, kinontak na tayo ng lawyer, nag-send lang siya ng immigration questionnaire, checklist, kung ano yung mga kailangan namin i-send sa kanya. Ibang documents, meron na sila from our HR. So yun, actually guided siya, pero yung questionnaire, medyo mahaba siya. I have to fill it out, and then si Ian din, kailangan mag-fill out. Tapos, kinailangan pa yung pay stubs, yung mga teaching cert mo, yung address mo. Kailangan mo ilagay doon. At saka yun ang hinihingi nila mga documents. I was supposed to be in a middle school and then change siya to high school kasi nangailangan sila ng high school na math teacher. So, kailangan i-expedite. So, in-expedite kami and it was on the first week of November na na-approve na yung visa namin. Expedite nila na process is really quick, the fastest. Kasi, di ba, 6 to 8 months. Eh, in-apply tayo ng August. November na-approve yung visa niya. Tapos yung papers ko kasi medyo na-delay. Dumating siya ng December. First week ng December. Kasi una lang talaga akong na-process. Nauna siya na-process. Uh-huh. We are like, hindi kami mag-asawa, kundi pag-process sa amin is individual worker. Uh-huh. Daming ginagawa din ang HR. Marami din silang may mga process din sila. Pating ang buong packet na ilang pages yun? 105 pages. Tapos kailangan namin i-print yun tayo, kasi ipapakita namin dun sa embassy during the interview. Kinamin yung buong packet for a month, almost a month. Sinend lang through email and we have to print all of them. Oh, kasi dadalhin sa embassy. That afternoon, nag-schedule na kami nun for interview. Oo, nakakaba kaya yun. Nakakaba talaga yun. But then, yun naman, question lang naman. Tapos, actually, they said,
last talk, last mistake. And then, so December ako na-interview. See, and then December. Yun. And then we're here! Dito na kami sa US. Enjoy naman dito. Ito yung life na hinanap ko when I was in Singapore. Kasi sobrang busy. Relax dito na. Relax, though. Daming paperwork. Pero relax siya. Pero yung parang enough yung time of work, enough yung time of rest. And some more, the reason na tinanggap ko talaga yung work is because I wanted to teach again. And here I am! Teaching! So, we don't have to pay for any agency. Direct hiring siya. So we're blessed. But of course, it doesn't mean na zero gastos ka. Ang company may nilagay na pera. They want mag-budget din sa certificate, nung padala process. Ng papers. Plane ticket. We're blessed, district namin. Kasi when we arrived here, of course, we don't know anyone. Kinuha kami nung ano. Yung isa sa nag-interview sa amin, noong July sa Singapore, kinuha kami, hinost kami for 2 weeks. Okay, sa bahay, to school, to grocery, to gala. Minsan gala sila, sama na kami. Ganun, no? So, blessed kami. Ang bait talaga nila dito. Like, or, I mean, to think, stranger ka, pero they're there, willing to help you. Very welcoming. Grabe ka welcoming. Tisha, sila yung guide namin sa transition namin dito. Yung phone, opening ng bank, kailangan yung SSS. So para lang din siyang Pilipinas. Ang galing pa ng district kasi, parang teachers, may laptop. Apple product Apple. Sila. May iPad ka. iPad pa. Basta lahat ng resources na kailangan ng teachers, binibigay nila. So yun ang gusto ko sa akin. So naniniwala talaga ako. Have that patience. Kasi dadating din yung para sa'yo. And magiging masarap. So yun yung journey namin. Mababalak nga pumunta dito, intindihin yung mga ang proseso. Hindi parehas lahat ha, hindi kami abogado. Ang kinikwento lang namin sa inyo is yung journey namin. So I'm not sure kung parehas ba tayo lang sa ibang state or sa ibang district, hindi namin alam. Pero sa abogado yun. At bahay ng abogado is yung district, hindi kami. Just so you know. Kaso nasabi nung iba, bakit kayo high school teacher, di ba nakakatakot dyan? Mababait sila, makuha sa tingin. Mababait sila mga loves. Yung nakikita ko sa movie, yung doon ako na anxious nila, talagang walang respeto, ganun-ganun. Ay, iba yung pinoportray talaga doon sa mga movies, huwag kayo maniwala. Respectful naman ng mga bata dito. Sasabihin, I mean, we can talk about our district. We're just not sure kung paano yung ibang state. Pero, I can assure you, sweet sila. Sasabihin nila kung, actually, hindi sila nagre-rebelde. Yung tipong yun ang pinapakita sa mga movies eh. Ina-ask ka lang nila kung bakit nila gagawin yan. Kasi hindi sila authoritative dito. Hindi tulad sa Pinas. Pag sinabi ng teacher na ganito, talagang ganyan na. Walang question sa'yo, di ba? Dito, magtatanungin ka kung bakit gagawin niya yan. So, pag valid naman yung reason, susunod sila sa'yo. Pero kung wala, yung sasabihin mo lang kasi teacher pa. Which is, pag ako estudyante, ayoko din ng ganyan. Ano yun? Porket nasa ganyang level ka ngayon. Di ba? Sana may natutunan kayo. Sa process. Hindi po kami mga abogado, so it may be different from others. So baka same process tayo or hindi ganito yung process, we don't know. Pero sinishare lang namin kung ano yung journey namin nung papunta kami dito sa Arizona. So far, nag-i-enjoy naman kami sa stay. Napaka-welcoming at napaka-warm ng mga tao dito sa Arizona. Thank you mga malabs! Thank you for watching and hopefully nag-enjoy kayo. And don't forget to comment, subscribe, hit that notification bell. See you next time! Bye!